Sa paniniwala ng mga eksperto, kung mahuhukay lang ang lahat ng ginto sa kailalim-lalima ng ating bansa, yayaman ang Pilipinas. Kaya naman malaking industriya ang mining o pagmimina ngayon. At sa maraming mga probinsya at maliliit na bayan, mano-manong minimina ng marami nating mga kababayan ang ginto. Katulad na lang ng isang maliit na bayan sa Kabikulan na tinungo ng ating kabrigadang si Micaela Papa. Mika, marami na tayong mga na-feature sa iba't iba nating mga programa na small mining operations. Ano ang kakaiba dito sa pinuntahan mo rito sa maliit na bayan sa Kabikulan? Jessica, kahit nga nagmimina na raw dito simula pa noong panahon ng mga Amerikano hanggang sa ngayon ay relatively secret pa rin itong lugar na ito at kakaunti pa lang ang nagmimina sa pamamagitan ng small-scale mining. At dahil nga illegal ito at hindi pa nababantayan ng Mines and Geosciences Bureau, wala pang katiyakan kung yung mga safety measures at yung mga procedure na ginagamit dito ay sapat ba para masiguro yung kaligtasan ng mga minero. Kaya lang, Mika, maraming beses na tayo nakakita ng ganyang small mining operation na laging may peligro dun sa mga nagmimina, lalo na mga bata, pati na rin sa environment. Diyan sa iyong pinuntahan sa Bicol, anong mga peligro na kinakaharap ng mga kababayan natin dyan? Jessica, of course, yung pagpasok dun sa mismong tunnel ay may inherent dangers bukod dun sa possibility na mag-collapse ito tulad nung nangyari sa mga ibang mina sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Meron din daw mga poisonous gases na nandito sa mga tunnel na ito na katunayan ay nakapatay na nga ng dalawang minero noong January. Bukod pa dyan, yung paglalagay ng asoge sa proseso ng gold panning, ito yung mercury, ano, ay isang lason na maaaring makaapekto sa kalusugan ng isang tao. Eh, itong asoge ay tumatagas doon sa idog na kung saan sinasagawa yung gold panning. At kapag nangyari nga ito, posibleng maapektuhan ang buong komunidad. Maraming salamat, Mika. Ang itinatagong lihim ng mga balon ng ginto, istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Micaela Papa. Sa kabundukan ng Bicol, isang komunidad ang nakakubli sa mga puno at bundok. Ang mga naninirahan dito, bihira raw lumabas ng kanilang mga kubo. Kalimitan daw silang namamalagi sa kaibuturan ng lupa sa loob mismo ng kanilang mumunting tahanan para maghanap ng ginto. Mula dito sa main road, 30 to 45 minutes papapunta dun sa minahan. Ngayon, matarik at maputik nga daw yung daan, kung kaya naman isa sa mga pinakamainam na paraan para daw makaakyat doon ay itong habal-habal. Habang binabaybay namin ang daang patungo sa aming pakay, nagiging malakalbaryo na rin ang daan paakyat. Tapos yung pagkahaba-habang biyahe, dumating na rin tayo dito sa Kaburan o yung minahan nga. At nakagulat dahil dun sa biyahe natin, wala tayo halos nakitang mga bahay, puro gubat. Tapos pagdating mo dito, makikita mo lang yung isang buong komunidad sa tabi ng ilog. Nakilala namin si Mang Elmo, hindi niya tunay na pangalan, at dating magsasaka. Noong makakuha daw siya ng ginto na umabot sa kalahating kilo ang bigat, katumbas na mahigit 1,000,000 piso. Hindi ko na natuklasan yung ginto na yun. Paano nila kung ako nang ginagawa ko rin siya, pinaghuhukay baga naghahanap ng ginto. Sabi sa akin, para daw akong loko-loko, kainitan. Parang itinutulak lang ako ng parang baga yung swerte sa akin. Ayon sa kanya, high grade o yung mataas na kalidad ng ginto raw ang kanyang nakuha. Sa pag-asang maulit ang swerte, muli siyang naghukay ng naghukay. Sa tagal ng ginawa niyang pagbubungkal, umabot daw ng halos 4 kilong ginto ang kanyang nakuha na may halagang humigit kumulang 8,000,000 piso. Pero matapos ang 6 na buwan, bumagsak din ang kanyang ginawang balon. Kaya